So guys, magluluto ako ngayon ng kalabasa na may gata. So ngayon, ito na. Linagyan ko na ng uwil. May uwil na yan. Tsaka mainit ng mantika. So ngayon guys, ilalagay ko na ang ating mga ingredients. So ngayon guys, uunahin ko paglagay. So ito guys, ilalagay ko ang una, may garlic, ginger, onion, chili, siyempre may giniling po tayo na baboy, tsaka lalagyan din natin ng spinach. Sa atin sa Pilipinas, ilalagay natin malunggay. So wala kaming malunggay dito, so spinach na lang. Meron din tayong hibihipon. So ito ang ating pang toppings mamaya, isda na prito. So ito ang ating kalabasa. So ngayon guys, gigisa ko na ang ating mga ingredients. Ayan guys, so yung garlic natin ay kailangan natin ipabrown para mas malasa. So ngayon, at isusunod ko naman ang onion. Ayan. Pag mag-brownish na din ang onion, maluto kunti siya, ilalagay na din natin ang ating ginger. Okay, napakasarap dito ito nyo sa bahay mo. So at saka isunod ko na itong ating ginger guys para mabango. Napakabango nito pag gigisa mo ng mga kasamang ginger guys, saka masarap. So guys, medyo na brownish na yung ating mga onion, garlic, at saka loya. Ilalagay na natin yung konting karneng baboy. Ito siya guys, lagay ko na. Hindi lang kadami na kanin lalagay. Ito ay siguro mga 1/4 na karneng baboy para lang pangkalasa. Ayan na guys, ganda na. Ayan na guys, sarap. So guys, kailangan nyo natin ilagay na itong hindi. Ito siya. Hindi. Masarap na ito yung ginakaan. Lalagyan na natin ng asin habang susuti para malasahan natin ang asin. At saka lalagyan natin ng kunting magic cubes na mix. Hindi na natin kailangan palutuin ng maigi kasi luto na naman sila. So ngayon guys, ilalagay ko na ang ating kalabasa. Itong ginagawa ko guys, kunti lang tubig for 2 persons. So itong kalabasa ang hiniwa ko ng malakyubs kasi pag hindi mo hihiwain ng malakyubs, malalata yung kalabasa. Ito ka kasi guys,
pagsando ko, buo pa rin ang hitsura ng kalabasa. Hindi pa rin ito nilalata. Wow, sarap. Wow, so ngayon guys, lalagyan natin ito ng tubig. Half cup of water lang para lang sila ay maluto kunti. So guys, ilalagay na natin yung konting tubig na half cup. Yan. Para hindi siya masusunog. Yan. Para hindi siya masusunog. Tapos ilalagay natin ng siyempre kay kahit mayroon tayong ginger na pwesta ganda, gusto ko din lalagyan ng turmeric. Ito siya ang turmeric. Ang turmeric ay napakasarap. At saka kunting black pepper. Ayoko ng manghang. Yan guys. Kunting black pepper. Tap. Tapan natin siya ng mga 5 minutes para maluto niya. Kalabasa. Ay, tapos bago na kung tatakpan, lalagay na natin itong mga ricados na ito para ay magpapalasa ito. Tsaka tatakpan natin ko bago natin ilagay ang gata. Guys. Now, ngayon guys, ito na siya. So, ilalagay ko na ngayon ang spinach bago ko ilalagay ang gata. Ito ng spinach. Ng spinach siya ng spinach bago ko ilalagay ang gata guys. Takpan ulit natin ng 3 minutes maluto kunti ang spinach. Tapos saka natin ilagay ang gata at saka ang isda na guys. Hingyan mo guys, malapit na sila maluluto. Tapos ilagay ko na itong isda. Yung pang-toppings. Toppings. So, yan guys, ang isda. So, ngayon, ilalagay ko na itong gata. Ito na siya gata. Ito na si gata, guys. Ang sarap. Creamy. Kikreamy. So, ngayon, guys, ayaw ko talaga siya madurog ang kalabasa. Inaalang natin ang apoy. Inaalang natin ang apoy na maluto ang ating kalabasa. Ang sarap. Yun na guys. Kumukulo na siya. Oh, simula na nagkulo. So tagpan ko muna. Paabutin ko muna until 5 minutes para talagang magtungluto na sila at saka titikman natin kung anong lasa. Wow. Close the kisame. No guys, bubuksan na natin ang ating masarap na luto ngayon. Wow! Ito na siya guys. Tingnan nyo guys. Wow. Ang sarap na. Tingnan ko, tikman ko itong kalabasa. Ang luto na siya. Ang luto ng kalabasa. Pag makat na ng ganito guys. Iyan na ang luto na siya. Ah. Guys, patayin ko na to. Tapos na, luto na. Tsaka ilalagay na natin sa servings bowl. Ito na siya guys. Tara, tikman natin ang aking napaka-delicious
na kalabasa na may gata. Wow, sarap po guys. So, takam-takam na ako. Gusto ko nang kumain. Bye guys. Thank you for watching. Have a nice day. God bless and safe. Always safe.